Hello, welcome to my channel. Ito na yung stator na dudutungan ko ng wire para ma-revive na itong stator at lalagyan ko na rin ng thermal fuse dahil pumutok na yung thermal fuse nito. Pag nilagyan natin ang thermal fuse, magkakaroon siya ng protection sa overheat. Yung thermal fuse ay ang naglilimit ng init sa ating stator para hindi masunog at masira ang winding, kaya dapat laging may thermal fuse ang stator nang sa gayon maging matagal ang buhay ng stator at maagapan natin ang pagkasunog ng motor. Ito na yung wire na idudugtong natin. Sinukatan ko to para maging sakto lang yung haba ng wire na ilalagay natin dito sa stator. Puputulan natin to, guys. Yan. Ganyan lang kahaba yung ginawa nating sukat ng wire para ipandugtong sa stator. Ito na, hihinangin na natin yung wire papuntang stator. Kailangan guys, mag-ingat kayo kasi guys, ingatan yung matuluan ng lead yung winding natin kasi pag natuluan yung guys, yung coated ng magnetic coil, masunog yun, magiging grounded na sa isa't isa yun guys. Magsisimula na rin dun yung pag-init ng motor. Make sure natin na dumikit yung inang natin para hindi siya kumikislap kapag sinaksak nyo sa kuryente o pag sinitch nyo yung switch niya. Kasi apoy-apoy yan guys kapag maluwag. Tapos lalagyan natin ng insulation para hindi siya dumikit sa winding natin. Maiwasan natin yung ang pagdikit ng light sa rewind natin para hindi masunog yung buong stator natin. Kailangan merong insulation katulad yan para maiwasan ang short sa winding stator natin. Yan, lagay na natin yung insulation. Pagkatapos natin lagay ng insulation, kuha tayo ng pang paso o pang sunog sa insulation para medyo maging fit dito sa wire natin. Pagkatapos, lagay natin siya ng cable tie para hindi siya maputol at hindi gumalaw-galaw yung ininugtong natin kasi manipis lang yung winding ng stator ng electric pan. Lalagyan natin yan. Lalagyan din natin ang cable tie dito sa bandang baba niya para make sure na hindi nagagalaw yung ininugtong nating wire ng rewinding dito sa wire natin. Make sure din natin kung may reading na yung kabitan natin ng kapasitor kasi guys, kapag buo ang kabitan natin ng kapasitor, buo ang buong rewind ng stator natin. Set natin sa ohms, tapos dito sa block sa baba tsaka dito sa kinabit nating wire. Yan guys, naharangan pa ng kamay ko. Yan ang reading niya ay 1000 ohms. Good na good na yung stator natin. Pwede na natin kabitan ng thermal fuse at mga wire para may salpak na sa electric pan at magamit na itong stator na to guys na nirevive natin. Balatan na natin itong wire na ikakabit natin dito sa 1, 2, 3 at sa common, papuntang common natin. Isa-isa nating ikakabit yung sa 1, 2, 3. Ang ititira nating common ay yung white. Ang una nating hinangin itong kulay gray. Yan, pinapadikitan na natin ng hinang. Make sure din natin na nahinangan talaga may higi yung wire. Kasi guys, kikislap-kislap yan kapag sunitch nyo. Sure din natin itong dilaw. Hinangan na rin natin yung dilaw.
Make sure na dumikit yung hinang. Ito na yung pink last wire na hinangin natin. Guys, ingat din kayo sa pala sa paghila-hila nung rewind natin, baka maputol. Pag maliit na yung natira guys, mahirap na idugtong. Kaya dapat dahan-dahan lang yung paggawa natin at pagpalupot natin. Hinangin na natin ang last wire, kulay pink. Check natin yung reading. Kung buo lahat ng 1-2-3 natin. Itatap natin sa kulay brown. Yan guys, yan. Diyan nakakabit yung thermal fuse. Yan yung dilaw. Meron siyang reading na 548. Ito sa pink. Ang reading niya guys ay 600 plus. At dito sa kulay gray, ang reading niya ay 683. Good yung mga connection natin. Kaya lalagyan na natin ito ng insulation wire. Yan guys, medyo pinas forward na natin para medyo mabilis yung video. Pero ingat pa rin sa paglagay kasi baka maputol yung mga wire ng rewind. Maghihina na naman tayo. Yan, lagyan na natin ng cable tie para hindi na siya gumalaw. Mahigpitan na natin. At may lagay na rin natin yung thermal fuse. Pagkatapos natin lagyan ng cable tie. Lalagyan pa natin ng isa dito para hindi na gumalaw yung sa may mga switch. Lagyan din natin pa dito ng isang cable tie dun sa didugtungan natin na maiksing rewind. Putulin na natin yung mga cable tie yung sobra para hindi ito makarang sa housing ng electric pan natin. Ito na yung thermal fuse na ikakabit natin. Nakuha din natin sa isang electric pan. Good pa ito guys. May continuity pa yung thermal fuse na ito. Kaya ikakabit na natin. Sinukatan natin kung saan natin nilagay ng cut yung wire para doon natin itatap yung kinabit natin sa stator na wire. Hindi natin puputulin yan guys. Babalatan lang natin, itutulak natin para maitap natin yung wire. Yan, okay na. Pwede na natin itap dyan yung kulay brown na wire na kinabit natin sa stator. Pupukul tayo ng insulation wire para pagkalagay natin, pwede natin siyang sunugin na lang para hindi na tayo maglalagay ng tape. Dito na tayo sa pagkakabitan ng kulay puti na common natin. Tinanggalan natin yung isang wire kasi guys, sunog na yung wire na yun. Dito papunta sa may thermal fuse. Yan, ikakabit natin dyan yung puti papuntang common. Sabay hinangin na natin to para hindi walang palag tong wire na to guys. Hindi na siya kakalas. Lagyan na natin uli ng insulation wire para sa protection sa short at sunog ng motor. Sabay talian na natin ang cable tie para hindi siya magalaw-galaw. Then check na natin yung connection niya kung meron na yung 1, 2, 3. Cut na natin yung mga wire para meron tayong pagtestingan ng test proof natin. Pagkatapos natin yan i-cut guys, ilagay natin yung multi-tester natin sa ohms para makuha natin yung exact ohms niya kung meron ba o wala. Ang common natin dito guys ay puti. Check natin yung pink kung may reading. Kung walang naputol sa paggawa natin, meron guys, may reading naman. Yung dilaw, meron din guys, 548. At last yung gray. Guys, salamat sa inyong panonood.
na may nakapulot kayo ng kaalaman o idea.